Okay, we're live. Big na ba tayo? Ayan. Okay, meron na tayong audio at klarong-klaro ang ating audio. So, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga ka-indi. At yan, syempre, nandito na naman po ulit tayo sa ating gawain ng pagbibigay po ng mga ilang aral tungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko. So, bago po ang lahat, pa-share po nung ating live. At yan, para po mas marami pa ang makarating, marating ng isang panayam na ito, isang topic po na ito na talaga naman pong pinag-uusapan at lahat po ay nag-claim ng mga ganitong aral. So syempre, meron po tayong sariling interpretation kung paano po ang salvation, paano nga ba natin ito makakamtan. At ayan, so ilang announcement po muna. So ang In Defense of the Truth po ay again, nag-aanyaya po sa inyo yung ating mga kapatid na gusto po na magpahayag, magpatotoo, ayan, life testimony, especially po dun sa mga conversion story nila. At ganun din po para sa ating mga kapatid na nanais po na magpahayag ng kanilang pananampalataya, hindi ka man po Katoliko, ay open po ang In Defense of the Truth. At ganun din po para sa ating mga kapatid na nagnanais po na magkaroon ng friendly discussion sa atin po dito sa In Defense. At syempre, ready-ready po lagi dyan ng ating kapatid na si Brother Mel, ang aming pong debatista. So, or pwede po kayong magpaset dito, basta po ibigay nyo yung buong detalye. At syempre, i-cater po natin yan dito. So, ito po ay open po para sa lahat. At ayan, pa-share po ng ating live, mga kapatid, so sa ating mga viewers dyan, kung meron po tayong mga question regarding po sa ating topic ngayon or outside po dito sa ating topic, basta about Catholic faith po, ay pwede po kayong magtanong dyan sa atin sa comment section at babasahin po namin, ma'am. Babasahin ko po mamaya kung meron po kayong mga ibang question pa. At ganun din kung yan, wala man po tayong magiging question dito sa loob or dyan po sa atin sa comment section sa ating mga viewers, ayan, ayun. Medyo mapapaga po natin na ito ay i-end live. Pero inaasahan po namin na sana po ay mag-join kayo dito sa amin. Sabihin nyo lang or dyan sa comment section at ipipaste ko po yung ating Zoom link. Ayan. So hindi na po natin patatagalin. At ngayon po ang isang panayam na ibibigay po sa atin ni si Cynthia, syempre. Yung ating masipag na si Cynthia na mag-present ng kanyang topic. Ayan, na kanyang mga babasahing topic. So talaga naman po na itong kanyang mga na-research na talagang nakapagbibigay sa atin ng mas maraming impormasyon, pang-unawa. At syempre, biblically and dogmatically ay naibibigay natin kung ano man yung pagkakaunawa natin sa ating pinananampalatayan. At ngayon po, yung ating topic ay ayan. Ito po ay lahat naman halos ay nagki-claim paano nga ba yung pamamaraan ng ating gustong makamit na kaligtasan. So sa atin po ipagkakaloob po that ipagkakaloob po ng ating kapatid na si Cynthia sa kanyang topic na salvation and its four aspect. Ayan, meron daw ang salvation daw ay merong apat na aspeto. So, without further ado, ayan, magandang gabi po sa iyo, Bro Jason, yan, Tadlas, ayan, Roman, ayan, si Bro Jason, ayan. Ito po yung kaibigan ni Brother Mel. Ayan, magandang gabi po sa iyo, and pa-share po nung ating live. Kung gusto niyo pong pumasok dyan, so pipaste ko po dyan yung ating Zoom link
kung nais nyo po, comment lang po kayo dyan. So, hindi na po, ayan, hindi na po natin patatagalin. So, si Cynthia, kung ready ka na, okay. Okay po, Go ahead. napakagandang gabi. Okay po, napakagandang gabi po sa ating lahat. The four aspects of salvation are justification, sanctification, redemption, and forgiveness. Salvation is a process with many points of justification along its individual's faith journey to the gates of heaven and eternal salvation. So ito po yung past, present, and future dimension of salvation. Marami po siya. Hindi ko na po ito babasahin isa-isa. Screenshot nyo na lang din in check nyo po sa Bible. So number one is sanctification. So being made holy. So the first sanctification takes place at baptism, by which the love of God is infused by the Holy Spirit. Romans 5:5, the newly baptized person are holy because the Holy Trinity begins to dwell in their souls and they are pleasing to God. The second sanctification is a lifelong process in which a person already in the state of grace grows in the possession of grace and likeness to God by faithfully corresponding with divine inspiration. The third sanctification takes place when a person enters heaven and becomes totally and irrevocably united with God in the beatific mission. Sanctificare or to make holy, ayon sa Catholic Dictionary. So sanctification in its three dimension, meron din siyang past, present, and future, and hindi ko na rin din po babasahin. Number two is the redemption, the salvation of humanity by Jesus Christ. Literally, to redeem means to free or buy back. Humanity was held captive in that it was enslaved by sin. Since the devil overcame human beings by inducing them to sin, they were said to be in the bondage to the devil. Moreover, the human race was held captive as to a debt of punishment to the payment of which it was bounded by divine justice. On all of these counts, the passion of Christ was sufficient and superabundant satisfaction for human guilt and consequent death of punishment. His passion was a kind of price or ransom that paid the cost of freeing humanity from both obligations. Christ rendered satisfaction not by giving money, but by spending what was the highest value. He gave himself, and therefore his passion is called humanity's redemption. A buying back, ransoming, redemption. Past, present, past and future dimension of redemption. Hindi ko na rin po ulit mabasin. Number three is forgiveness, pardon or remission of an offense. The Catholic Church believes that sins forgiven are actually removed from the soul, John 20. And that merely covered over the miracle of Christ. Only God can forgive sins, since He alone can restore in sanctifying grace to a person who was sinned gravely and therefore lost the state of grace. God forgives sins to the truly repentant, either immediately through an act of perfect contrition or immediately through a sacrament. The sacrament primarily directed to the forgiveness of sins are baptism, and penance, and secondarily, under certain conditions, also the sacrament of anointing. Past, present, and future dimension of forgiveness, reconciliation. Nandiyan din po yung mga catechism references. Number four is justification, the process of a sinner becoming justified or made right with God. As defined by the Council of Trent, justification is a change from the condition in which a person is born as a child of the first Adam into a state of grace and adoption among the children of God through the second Adam, Jesus Christ, our Savior. Ayun sa Dinsinger 15:24. On the negative side, justification is a true removal of sin and not merely having one's sins ignored or no longer held against the sinner by God.
On the positive side, it is the supernatural sanctification and renewal of a person who thus becomes holy and pleasing to God and an heir of heaven. The Catholic Church identified five elements of justification, which collectively defines its full meaning. The primary purpose of justification is the honor of God and of Christ. Its secondary purpose is the eternal life of mankind. The main efficient cause or agent is the mercy of God. The main instrument cause is the sacrament of baptism, which is called the sacrament of faith, to spell out the necessity of faith for salvation. And that which constitutes justifications on its essence in the justice of God, not by which he is just himself, but by which he makes us just, namely sanctifying grace. Depending on the sins from which a person is to be delivered, there are different kinds of justification. An infant is justified by baptism and the faith of the one who requests or confers the sacrament. Adults are justified for the first time either by personal faith, sorrow for sin and baptism, or by the perfect love of God, which is at least an implicit baptism of desire. Adults who have sinned gravely after being justified can receive justification by sacramental absolution or perfect contrition for their sins. Justifying grace, the grace by which a person is restored to God's friendship, either for the first time as in baptism or after baptism as in the sacrament of penance, to make or do justification. Past, present, future dimension of justification. Some scriptures passages that identify justification as a process. Scriptures clearly teaches that Abraham was justified at least on three separate occasions. In Genesis 12, when Adam obeyed God and left his homeland for the promised land. Genesis 15, when Abraham believed the promise of descendants, and in Genesis 20, when Abraham offered the son of promise on the altar of God, each of the three promises of Abraham, subsequent justification, follows the threefold Abraham. Dito lang po nagtatapos niya ang kanyang pagbasa. Maraming salamat po. Ang source ko po ay agapebiblestudy.org. Maraming salamat po. God bless you. Okay, ayan. Medyo maikse pero malaman. In fairness, ha. Ang dami kasing Bible, ano yung dun sa past, present, and future, kung iisa-isahin yung mga oo, kasi Bible verses. I think si Brother Dandy, kung natatandaan ninyo. Oo, oo. Yung past, present, and future, inilagay talaga niya isa-isa. Kaya ang dami niya ng slide. Umabot yata ng 41 o 42 yung slide niya. Pero ipinakita doon. Ibig sabihin ng past, present, and future, katulad nung yung doon sa first slide mo, na siya ay it's a process and ongoing process. Di ba? Ongoing process siya. Hindi ibig sabihin, parang ganito, nung sinabi ni Kristo na telestai, ayan, ayun nga ba yun? Telestai, na it is finished. Ibig sabihin, hindi lang doon nagtatapos yung kanyang ginawang pagliligtas. Kung hindi, hanggang sa panahon natin ngayon, ongoing siya. Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ongoing yung proseso. Ongoing siya. Kasi kung doon lang sa kamatayan nagtapos yung kanyang ginawang pagliligtas, paano na yung mga susunod na salinlahi? 'Di ba? Ganun siya. It's a process and ongoing process. Yung pagliligtas na 'yon at yung kaligtasan na 'yon.
So sa atin, yung justification talaga natin, sinasabi dun sa ating perspektibo ng Katoliko tungkol dun sa justification ng salvation na ito. Teka lang. Wait lang po ha. Ano yung aking ano. Ayan. So, yung initial na sinasabi sa atin dito ay dun sa justification na yon ng dun sa salvation na yon, tayo ay inuobliga tayo na itong inio-offer ng ating Panginoong Hesukristo na pagliligtas na ito, na kaligtasan na ito, ay nangangailangan ito ng kooperasyon. Ng kooperasyon natin. Hindi pwedeng sabihin natin na doon lang nagtatapos nung tayo'y tinubos ng kanyang dugo, ng kanyang banal na dugo, natubos na tayo, tumigil na siya doon. Lahat na tayo matutubos. Pero minsan kasi, pag titingnan mo yung mga version po ng ating mga ibang kapatid na kaibayo sa pananampalataya. So para sa kanila, kailangan siyempre tanggapin mo si Kristo, ganito, manampalataya ka. So that's it. Be it. Doon na. At bahala na yung Diyos. So pag titignan mo yung perspective nila tungkol doon sa salvation na yon, manampalataya ka lang, ay ligtas ka na. So to follow, pero may gagawin pa rin sa kanila, to follow pa rin. Pero hindi kasi eh, katulad nung lagi nating ina-example dito na during Great Exodus, di ba, sinabi ng Panginoon, eto yung lupang pangako. Hindi niya, hindi doon nagtatapos na eto yung lupang pangako. Parang dadamputin na lang tapos ilalagay na lang doon. So ligtas. Niligtas sila doon sa pagkakaalipin doon sa Ehipto, dinampot, tapos inilagay na doon sa lupang pangako. And that's it. Hindi naman ganun yung nangyari. Diba? Hindi ganun yung nangyari. Kailangan nilang maglakbay, sumunod, at doon sa paglabas nilang yon, dahil sila'y piniling bayan, binigyan sila ng batas na susundin. Diba? Ng batas na susundin para makamtan mo yung pangako na yun. Hindi siya ganun kadali na narating mo agad yung pangako ng Diyos ng kaligtasan. So hindi ganun na nangyari. Makita mo, dalawa lang ang nakapasok doon sa lupang pangako, 'di ba? Si Caleb at si Joshua. Oh, hindi lahat. Hindi lahat ay nakarating doon sa lupang pangako, nakapasok doon sa lupang pangako. Bakit? Tumalikod eh. Tumalikod. Kaya nga, it's an ongoing process. Proseso siya. Yung proseso na yon, kinakailangan kapag ka may tatanggapin kang isang bagay, ito nga tinatawag natin na iniaalok ng ating Panginoong Hesukristo na kaligtasan, kinakailangan ng iyong full cooperation para makamtan mo yung kanyang sinasabing kaharian na makakamtan mo kapag ikaw ay sumunod sa kanya at ikaw ay nag-obey sa kanya sa lahat ng kanyang sinasabi. May proseso eh. Hindi mo pwedeng sabihin na pananampalataya lang. Eh, paano mo nga ipapakita yung pananampalataya mo na ikaw ay isa lang ligtas? So meaning, meron pa rin gagawin. At yung gagawin mo na yon, yung full cooperation mo doon sa ating sa pagliligtas na ginawa na yun ng ating Panginoong Hesukristo. So para sa atin, sa anong kaparaanan? So yung apat na aspeto na binigay ni si Cynthia kanina, yun yung mga kaparaanan o requirements para makamtan natin yung pangako ng pagliligtas na yon ng ating Panginoong Hesukristo. Full cooperation po natin. Hindi sa pamamagitan naman ng palataya ka lang. Kung ganun lang siya kadali,
ano lang mangyayari sa atin, 'di ba? Ganun lang siya kadali. Samantalang yung nagligtas sa atin, dumanas, inialay pati ang kanyang buhay, dumanas ng hirap para lang makamtan at maibigay yung grasya ng pagliligtas na kinakailangan niya, kinakailangan natin para tayo maibalik niya doon sa kung ano yung pagkaka yung imahe natin na katulad niya. So 'di ba? Hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadali. At yung sinasabi natin na proseso na yon, yung requirement na yon, unang-una doon kanina yung sinasabing bautismo. Doon sa bautismo na yon, kinakailangan, kaya nga tayo nagbabautismo ng bata, kinakailangan yung bata na yon ay malinis anumang kasalanan na meron siya. Katulad nga sinasabi natin na ang iniaalis doon ay yung kanyang kasalanang mana. So lahat ng kasalanan, ng uri ng kasalanan ay nangangailangan ng kapatawaran at ng paglilinis nito. Siyempre kailangan yun doon sa bata. At doon sa bata na yon, yung pananampalataya na meron na siya, ngunit ito ay hindi pa man niya ito sapat na nauunawaan sa kanyang sarili, pero sa tulong nga ng ating ng magulang, yung responsibilidad ng magulang, papaano at yung responsibilidad ng mga nung mga ninong at ninang o yung mga pangalawang magulang nito, yung responsibilidad na kung papaano mo unti-unti na palalaguin sa buhay espiritualidad yung bata na bininyagan. Ikaw ang may responsibilidad ka doon sa bata na yon sa pagpapalago. Hindi ka lang nandyan para maging ninong, magbigay ng kung ano-ano. Kung hindi, ikaw ay kasama niya along the road ng kanyang buhay, lalo na't isa ay isang binyagang katoliko, yung pagpapalago ng kanyang pananampalataya ay kinakailangan ng gabay ng magulang at ng mga pangalawang magulang. So yung pananampalataya na yun, ang pagpapalago nito ay manggagaling mismo sa atin na kung papaano yung responsibilidad natin doon sa ating mga anak at sa ating kapwa. So may proseso po siya, papaano siya palalaguin. Same thing dun so iniaalok ng ating Panginoong Hesukristo para dun sa kaligtasan na yun. Amen po ba? Amen po ba? So ganun, hindi siya ganun kaano. Kaya nga tayo, 'di ba? Dun sa salvation na yun, paano ba isinasalarawan ng isang Katoliko na yung kaligtasan na yon na kanyang anak dapat na makaptan, dahil nga sa pamamagitan sinasabi ng ating simbahan ganito ang dapat na ipamuhay ng isang taong tumanggap kay Kristo. So kaya nga po meron tayong tinatawag natin na corporal works of mercy and the corporal spiritual works of mercy. So yan po yung sinasabi ng ating simbahan na kung paano natin ipapamuhay yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo hanggang sa siya ay dumating sa kanyang pangalawang pagbabalik sa atin at dun sa paghuhukom na yon. So yun yung ating nilalakbay sa landasin ng ating buhay. Sabi nga life on earth is a pilgrimage. Pilgrimage siya. So kailangan natin yon. So kaya nga kailangan ng gabay, katulad ng mga Israelita nung ilabas sila sa Ehipto, kailangan meron silang gabay papunta dun sa lupang pangako. Binigyan sila ng instruction ng Diyos at batas, kasi kung hindi bibigyan ng batas itong bayang kanyang pinili, hindi mo alam po ano yung mangyayari. Binigyan ka ng isang daan papunta dun sa lupang pangako, at ganun din tayo ng mga Katolikon na binigyan tayo
ng isang daan ng ating Panginoong Hesukristo, papaano ang ating gagawin sa paglalakbay na ito upang totally na makamtan natin yung pagliligtas na yun. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwedeng wala kang kooperasyon na gagawin. Hindi ka robot. Di po ba? Katulad ng mga sinasabi ng ating mga ibang mga kaibayo sa pananampalataya, na ganun kadali yung kaligtasan na iniaalok nila. Pero hindi eh. Kailangan eh. Di po ba? Kailangan doon sa direktiba na mandato na binigay ng ating Panginoong Hesukristo, mayroong mga requirement. May mga requirement. At unang-unang requirement dyan ay yung ating bautismo, pagpapabautismo. So para makamtan mo ang lahat ng grasya na pwede niyang ibigay sa'yo, na ipapamuhay mo, ayon ang gagawin mo. At yun ang sinasabi ng ating simbahan. At sa pagtanggap mo na ito ng grasya na ito, ipapamuhay mo kung ano yung sinasabi. At yun nga yung pong ating mga corporal works of mercy. Di po ba? Amen? Baka po meron pang gusto mag-share. Ayan. Diyan po sa atin sa comment section. Baka po meron pang gustong mag-share. Dito po sa atin. Ayan, magandang gabi po, Bro Nolan. Ayan. So, teka lang. Ayan. Oo nga. Back to reality, ha, no? Sis Lorena David. Ayan. Wait lang po, ha. Ayan. So, again, ayan. So, sa... nakita niyo naman po yung OSAS na pangalan nito, yung OSAS po na debate ni Brother Mel. Panoorin niyo po sa ating YouTube channel. Ayan, maintindihan niyo po. Meron pong iba-iba yung klase talaga ng ano, ng definition nila, paano nila ipinangaral yung salvation na to. So merong OSAS, merong hindi rin naman talaga mga born again na tumatanggap ng OSAS. So depende po sa kanilang simbahan, paano nila ito in-explain. So syempre ang Katoliko, naka-angkla po yan sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo upang makamtan mo ng buong buo ang kaligtasan na kanyang sinasabi at kanyang ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo, at tayo nga ay ibinili ng kanyang banal na dugo upang ang kaligtasan na ito ay ating makamtan. Hindi ganun kadali ang pagkakamit ng kaligtasan na ito. Ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay Diyos, diba? Kinakailangan niyang maghirap, kinakailangan niyang magsakripisyo para lang maibubuo niya ang kaligtasan na ito na gusto niyang ipagkaloob sa atin, na kung gaano niya tayo kamahal. How much more pa tayo na wala tayong gagawin? Wala ba tayong gagawin doon sa kaligtasan na kanyang iniaalok? 'Di ba? Yung kanyang pagre-redeem sa atin. 'Di po ba? Diyos nga mismo gumanap ng lahat ng nakahula. Paano niya ibubuhos yung kaligtasan na 'yon? Ang tao pa. Ang tao pa ba? 'Di ba? Para makamtan mo yung nais mo. Binigyan na tayo ng pattern. Yeah, binigyan na tayo ng pattern ng ating Panginoong Hesukristo kung paano natin 'yon makakamtan. Hindi siya ganoon kadali. Hindi ganoon kadali na sinasabi ng ating mga kapatid na kaibayo sa pananampalataya. Hindi po, ayan. Kinukulit na nga po ako ng pastor kung gusto ko na daw magbabaptisip. Ang sabi ko po ay nababtisa po ako nung ako po ay pinangana, kaya hindi ako pumayag, Sis Malo. Yes, totoo po yan. Ang bautismo po ay isang beses lang. So para po sa atin, kahit na ilang, kung nabautismuhan ka sa simbahang Katoliko, sa atin pong fundamental belief na sinasabi doon na
para siyang inihalin tulad sa isang indelible ink. Ayan. Sa isang indelible ink na nakatatak na talaga ito, na hindi na mabubura sa iyo. Na kahit ilang bautismo pa ang tanggapin mo, still, hindi na yon mababago. Diba? So kapag ka ikaw ay binautismuhan doon sa ibang sekta, 'di ba? Hindi naman nabago yung pangalan mo eh. Hindi naman nabago yung pagkatao mo. Iyon ka pa rin. Yung identity mo, iyon pa rin. Wala eh, 'di ba? 'Di ba? Walang nabago, iyon pa rin. Para siyang inihalin tulad nga siya sa isang indelible ink, brother. So ganun siya, ganun yung ating bautismo. Ayan. Yes, totoo yun. Tatak yun eh. Tatak na yun. Nang banal na sa tatlo. Tatak yun nang banal siya sa tatlo. So, regenerate tayo nung Holy Spirit na yun upang magkaroon tayo ng isang buhay na talagang masasabi natin na nandun tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, wala lang dito si Bro Harry, di ba? Pag naalala ko si Bro Harry, yung kinukwento niya na sinasabi na kilala mo na ba si Kristo? Ayan. Ang sabi niya, opo, matagal na. Hindi siya ata opo kasi kabataan yata yung kanyang kausap. Oo, matagal na. Sabi niya ganun. Simula pa nung siya ay bininyagan at nandun siya sa simbahang Katoliko. So see, ano klaseng pagtatanong yun? Diba? Anong klaseng pagtatanong yun? Or, meron siyang ibang gustong ipahiwatig dun sa kanyang tanong na yun. Pero, yun nga yung sinasabi natin. Kapag ka ikaw ang natataka na ng banal sa San Tatlo, forever na ito. Forever na ito. At dito, papaano mo na lamang ipapamuhay? Papaano mo pangangalagaan ang kaligtasan nito na nasa sa iyo na? Ayan. Paano mo ito iingatan sa buhay mo? Siyempre, yun nga yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano ang kaparaanan na dapat mong ipamuhay bilang isang ligtas na tao na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo. May mga bagay po tayong nagagawin. At yun, at yung mga bagay na yon ay nangangailangan nga po ng ating kooperasyon para dun sa kaligtasan na yun. Amen po! Amen? So, yan. So, meron pa po bang gustong idagdag? Yan. Happy watching po, Bro Elias Arsadon. Ayan, Bro Elias. So, yan. Pwede po kayong pumasok dito ha, mag-share po kayo or pwede po kayong mag-PM sa akin or dito sa Indefense po na Sis Malu or kahit po hindi natin kapananampalataya katulad ng ginagawa po natin dati, ay open na open po ang Indefense sa ganun. So yan. At kung meron kayong gustong patutuon, kung meron kayong gustong i-share, kung meron po kayong gustong i-topic, ay... Ayan, pasok lang po kayo dito or mag-PM po kayo. Sis Malu, gusto ko po mag-topic or Sis Malu, gusto ko po magpayag. Open po, wag po kayong mag-atubili na magsabi dito sa atin or mag-PM po dito. At abangan po yung ating debate. Ayan, so kausap ko po kanina yung isang magiging kadebate ni Brother Mel, si isang STA po, si Brother Ruben Napal. So matutuloy na po yata yung kanilang debate sa first week of October. Ayan, first week of October. At abangan nyo po yan. Sana po ay, ayan. Sana po abangan nyo at syempre manood po tayo at marami po tayong mapag-aaralan dito sa hindi na sa mga topic kung hindi talaga sa mga debate. Ayan. Okay. So wait lang po ha. Wait lang po, inom ako. Ako po'y hinihingal. Okay, baka po merong gustong magtanong, wag lang mahirap.
Bro, ayan, si Baptist Charles, Bro Dino, ayan, magandang gabi sa'yo. All right. Ano, gusto mo na makipag-debate? Kaya lang open cam. Open cam tayo. Ayan. Ah, hindi pa siya tapos mag, medyo busy sa kanyang reel. Meron pa siyang isang yung New Testament na kanyang ano, hindi pa niya na natatopic dito kasi yun, 'di ba yung old yung OT yung kanyang last na canonization of Old Testament. So yung New Testament, yun yung last ano niya. Siguro medyo busy pa si Brother Man. Sabi niya, ang kaligtasan ay pwede ring makamtan sa grasya or awa ng Diyos. Ibig sabihin, yung faith alone ay pwede ring makamit ang grasya. Grasya and works alone ay pwede ring makamit ang grasya. Kasi ang grasya at awa ng whether meron kang faith alone or meron kang works alone. Ano ba to, Bro Nolan? Teka lang, hindi ba process nung aking ano? Ay, oh, si Sir Manny pala. Hindi pa process yung question mo. Ang kaligtasan ay pwede rin makamtan sa grasya or awa ng Diyos. Ibig ba sabihin yung faith alone ay pwede rin makamit ang grasya? Works alone ay pwede rin makamit ang grasya. Kasi ang grasya at awa ng Diyos, whether meron kang faith alone or meron kang whether meron kang faith alone or kasi dito sa ating Bro Nolan, hindi kasi ito ang sinasabi ng ating simbahan or ng ating katuruan. Etong sinasabi mo ay dito sa atin kailangan dalawa to eh. Yung faith plus works. So yan kasi yung atin. Faith plus works. So yung faith na yon, yung faith alone na yon at yung works alone na yon ay sa ibang sekta to, Bro Nolan. Alam mo naman yon. Yes, may grasya siya. Nahalo siya ng grasya. Pero hindi kasi yon yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi nga dun sa, I think sa Colossus yata yon, ipakita mo ang iyong pananampalataya at ipapakita ko naman ano ba yung eksaktong ano doon? Ipakita mo ang iyong paano mo maipapakita, parang I think may tanong na ganun, paano mo maipapakita ang iyong pananampalataya? Ipakita mo ang iyong pananampalataya, paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya? Hindi pwedeng parang pag sinabi mong nanampalataya ka lang. Pero kasi meron tayong sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So parang ganun siya. Akong aral ng Baptist. Yes, Bro Mike. So parang ganun siya, Bro Nolan. Yung grasya ng Diyos, ipinagkakaloob niya sa mga taong tumatanggap sa kanya. Ibig sabihin ng tumatanggap sa kanya, yung pagtanggap na ipapakita niya kung paano si Kristo ibinamumuhay niya sa sarili niya. 'Di ba? So yung pagtanggap na 'yon, yung paggawa natin o yung kooperasyon natin doon sa pananampalataya na 'yon, ipinubuhos niya yung kanyang yung grasya, yung pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng awa sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Isang uri, iyan ay mga uri ng papaano natin pinananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At doon sa pananampalataya, ng pagpapakita natin ng pananampalataya na yon, nagkakaroon tayo ng grasya. I don't know, yun sa akin, Bro Nolan. Ewan ko lang dyan sa iba nating kapatid na nandito. Ano yung pwede nilang i-share doon sa iyong tanong? Doon sa iyong tanong. Sa akin kasi ganun, yung sinasabi mong ito ay para sa kanila,
yung pananam pala or faith alone pa lang, nakamtan na nila lahat ng kaligtasan, grasya. Yun na yun sa kanila eh. Pero kasi sa atin, kung wala tayong kooperasyon doon sa pananampalataya na yun, anong silbi nung pananampalataya na yun? Eh, kung titignan natin yung entire theology of St. Paul, wala kang makikita ang sinasabi ng faith alone lang eh. Ang sabi nga yun na doon sa 1 Corinthians, I think 3:7, yung tatlong the three virtue, sinasabi ni Apostle Paul, faith, hope, and love. Sa ibang salin, charity yun eh. Sa ibang salin, charity yun. Wala siyang sinasabi doon na doon sa kanyang, sa lahat ng kanyang iniaral, wala siyang sinasabi doon sa kanyang theology, sa kanyang buong theology ni Apostle Paul, faith, hope, and love. Hindi mo siya pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kapag ka ikaw ay may pananampalataya, nagkakaroon ka ng pag-asa. At kapag ka ikaw ay may pag-asa na, naibibigay mo na ang iyong pag-ibig. Naibibigay mo na yung iyong pagmamahal. At nagkakaroon ka na ng pagmamahal. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Kapag ikaw ay may pananampalataya, nabubuksan ang iyong pag-asa. At dun sa pag-asa mo na yon, bumubukas sa iyo yung pag-ibig na gusto ng ating Panginoong Diyos. So, yung pananampalataya, walang problema dun eh. Yun yung nagbubukas sa atin dun sa grasya ng Diyos. Pero it doesn't mean natitigil ka lang dun. Doesn't mean natitigil ka lang dun. Ibubus niya yung grasya na yon doon sa mga gustong makita doon sa ating pananampalataya. So yun po yung aking sagot po doon, Bro Nolan. Baka po meron tayong i-share. Sis Lorena David. Wanted ka kay Sir Manny. Ewan ko, may live siya ng Miyerkules, ginagawa ko pa yung kanyang poster. So sa Miyerkules, ayan, so may, syempre, tuloy-tuloy tayo, may live tayo. Medyo aga pa, ewan ko 8:30 yata siya or 9. Sabi ko mga 9 para makapasok kami dun sa live niya. Ayun. So, nag-uusap pa kami. Pero ginagawa po pa yung poster niya. So, yun po yung sagot ko. Baka po gusto mo mag-share. Ma'am Angie, Bro Nolan, Sis Lorena, si Cynthia, ayan. 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 Si, okay. Sige. Ayan, happy watching, sisteries! Ayan, sisteries! Ayan. So, ayan. Mga ka-indi, ayan. So, meron ako parang isang plan, sister siguro at tsaka ako nasabihin sa'yo. So, ayan. Medyo busy nung, ayan, buti pala nakaano ko. So, next week po medyo busy ako. Sabagay Friday naman po yun. May seminar po kasi ako sa PPCRB. So, nung time na ako'y nagkasakit, kinailangan ko pang lumabas kahit ako'y nanginginig yung aking katawan. Ayan, galing ako dun sa isang, talagang hindi ko maintindihan na sakit, bakit ako'y nagkaganon. So, representative po kami ng sa PPCRB doon sa covenant signing nung isang araw. So next week po, yun po, may seminar po ako doon sa, ayan, para sa magaganap na election po sa October 30 ng BSKE. So meron pa po ba tayo dito? Ayan. Diyan po sa atin, ayan, Sister Is, ayan. Sister Is, so abangan mo lang, meron akong piano sa'yo. Sorry, man. Wala? Ayan.
Siguro. Ayan, medyo ano pa to si Sis Lorena eh. So, abangan niyo po sa Wednesday din po yung FB Live ni Sir Manny. So, pasok po tayo doon sa kanyang FB Live. So, meron pa rin po tayo na live naman syempre dito. So, sana pumayag si Sir Manny na 9 o'clock na lang siya. Para pagkatapos natin ay pasok naman tayo doon sa kanya. Amen? So, meron pa po bang mga katanungan dyan po sa atin sa live? Meron pa po ba? Ayan, kamali ako, no, Sir Manny, hindi promise. So si Bromel po yata ay busy. So binigyan ko din siya ng link kanina. So hindi, wala naman, hindi siya nag-scene. So sana makasama natin siya. Pero dun sa kanyang debate, kahapon kausap po siya, kaya kinausap po yung kanyang kadibate. Abangan nyo po, first week of October. Ayan, isang SDA po ito. Isang SDA na si Brother Ruben. Ayan. So, Bro Dino ha, kung gusto mo nang makipag-debate, pero open cam, message ka lang sa akin. Open cam tayo. Ayan. So, meron pa po bang mga tanong? Wala na po ba? So, kung wala na po tayo, ay, ayan. Again, live na po tayo kung wala na po tayong mga tanong or kung meron pa kayong mga gustong i-share. Ayan. Open po yung ating floor talaga. Ayan. Salamat po sa ating mga kasama natin sa live. Ay, kasama po natin yan sa comment section. Thank you so much po sa inyong panonood. At okay. So wala na po ba? So pwede na po tayong mag-end live kung talagang wala na po. At syempre gusto. Ah, okay, sige. Sige, bro. Tapos yung parang pangalawang ano ko dun sa baptism. So nailatag na natin yung pananampalataya Katoliko tungkol dun sa bautismo at pagbabautismo sa bata. So yun yung ipinasa mo sa akin. Ayan, inaaral ko siya. So siguro hindi natin siya i-repute or anuman. Wala tayong magagawa doon kasi yun yung kanilang pananampalataya tungkol doon sa bautismo. At least maibigay man lang natin yung parang konting paliwanag natin tungkol doon sa pag-claim nila yon. Pero kasi kung talagang inaano mo yung pagbabautismo sa bata, so syempre dedepensa lang din naman tayo. So, 'di ba? So ganoon lang naman tayo, dinedepensahan lang naman natin at pinapaliwanag natin kung ano yung ating pananampalataya. Amen. So, ayan, kung wala na po tayong magtatanong, end live, mag-end live na po tayo. Pero syempre bago po 'yon, pasalamat po tayo sa ating nagbigay ng panayam kanina, yung ating nagbigay ng topic, ang ating pong kapatid na si Cynthia. Ayan. So marami pa pong may bibigay po sa atin na mga topic si Cynthia. At syempre kung gusto niyo po na magkaroon din ng mag-topic dito or magpahayag po dito, open po. Ayan, sabi ko nga po kanina, message lang po kayo sa akin or dito po sa In Defense of the Truth. Ayan. So magandang gabi po sa iyo, Brother Ted. Ayan. So wala na po. So salamat ulit si Cynthia dito sa atin, Brother Mike, Brother Nolan. Ayan. And Sis Lorena David, and syempre po yung ating mother. Ayan, yung ating pong nanay dito, si Ma'am Angie. Ayan, napakasipag. So, thank you, and kung wala na po talaga, let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain nito. So, abangan nyo din po bukas, ano po. So, bukas po, wala pong topic, pero maganda po yung isang tanong na inano sa akin, binigay po sa akin. So ito yung nakikita natin, pero gusto ko sana magkaroon tayo ng sharing dito. Bukas po
ibibigay ko po yung isang katanungan at napakaganda po nito ha, napakaganda po nito talaga. So lahat po ng tayo po sana magkaroon tayo ng sharing na ito. So try ko papasukin din si Sir Manny bukas at sa iba pa po nating kapatid para magkaroon po tayo ng sharing. Ano po? So basta may isang magandang katanungan po siya. Okay, kung wala na po, say okay. So thank you po sa ating lahat, sa lahat po na nag-share. Maraming salamat po sa ating mga ilang viewers po dyan sa atin sa live. Thank you so much. And let's pray na po. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang banal sa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakaloob po sa amin, Panginoon. At salamat po sa iyong pagpapakasakit sa krus. Ang iyong muling pagkabuhay ay tanda po ng isang wagas na pag-ibig mo po sa amin, Panginoon. Panginoon, buong puso po kami na sumasamo sa iyo sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga nagagawa na hindi naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dala po ng aming kahinaan. At nawa po, Panginoon, ay linisin po po kami ng iyong banal na dugo upang lupos kami na mapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. At nawa po, Panginoon, hiniling namin sa mga oras na ito na bigyan mo po kami ng kalakasan at katatagan sa lahat ng sandali ng aming buhay upang mapaglabanan po namin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga darating na pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng katatagan at gabayan mo kami lagi, Panginoon. Patnubayan mo kami lagi, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisin, isipin sa buhay, ikit lalo yung aming mga kapatid na patuloy po na humihingi ng panalangin para po sa kanilang mga karamdaman. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging namin dakilang manggagamot. At hinahangad po namin ang kagalingan na ipagkakaloob mo sa aming mga kapatid na ito na lupos na nahihirapan na po sa kanilang karamdaman, lalo na po yung may mga sakit na cancer. At ganun din, Panginoon, na lagi mo pong gagabayan ang iyong mga taong ginagamit upang mapalaganap ang iyong mabuting balita. At sa aming mga kapatid na patuloy na nag-aaral, patuloy na nagkakaroon ng maraming katanungan tungkol sa kanilang pananampalataya, Panginoon, gamitin mo po ang mga pag-aaral na ito, ang gawain na ito upang maihatid sa aming mga kapatid ang pananampalataya na lupos nila, na maunawaan, na pinagkakaloob ng iyong simbahan. At ganun din para sa aming mga kapatid po, Panginoon, sa aming mga kaibayo sa pananampalataya na lubos na maunawaan po nila kung ano nga ba ang tunay na pananampalataya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa aming Panginoon. At hinihiling namin din, Panginoon, na nawa ay maghari sa bawat isa sa amin ng pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. At ito po ang aming samot na langin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus na aming tagapagligtas, kaisa ng banal na espiritu na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan po ng aming inang Birheng Maria at ng kanyang esposo si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Bye-bye. Thank you po, Bro Mike, Bro Nolan, Sis Lorena, Sis Cynthia and Ma'am Angie. Salamat po and God bless us all. Thank you so much po.